Mr. President, Mayor Rodrigo Roque Duterte, mga kalihim at buong sambayan ng Pilipino. Naatasan po ako ng ating Pangulo na basahin sa inyo ang rekomendasyon ng inyong IATF. Ang unang rekomendasyon po ay kinakailangan mag-approve ng minimum health standard na patutupad po simula ng April 27, 2020. Ito po ay maging applicable sa lahat ng ECQ. Itong mga guidelines po ay dapat matapos by April 25, 2020. Ang gagawa po ng guidelines, ang mamumuno po dito ay ang Department of Health at siya ang bubuo ng guidelines para po sa mga hospital, para po sa testing at para sa hygiene. Ang DOTR naman po ang mag-re-recommend ng guidelines para sa public transportation. Ang DTI naman po ay bubuo ng guidelines para sa mga employers. Ang DOLI po ang magbubuo ng guidelines para sa mga manggagawa. At ang DPWH ang bubuo ng guidelines para sa infra-construction. Ang decision po, pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020, panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong mabago ito by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po na probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay mapapasa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganunpaman, dito po sa mga lugar na mapapasa ilalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po ako ano mangyayari dito sa mga lugar na ito kung magkakaroon nga ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasailalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan at Sulu. Ano po ang recommendation sa mga areas under General Community Quarantine? Ito po yung mga lugar na hindi na mapapasailalim sa ECQ. Po pwede pong magtrabaho ang mga manggagawa sa Sector 1, 2, and 3. Ito po'y gagawin on a work-in phase. Yung mga bata po, edad 0 hanggang 20, at yung mga matatanda, 60 and up, and high health risk, mananatili po sila sa kanilang mga tahanan.
Papayagan po ang mall opening covering non-leisure shops. Papayagan po yung mga priority and essential construction projects na mag-resume. Papayagan po ang mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4, yung leisure at mga kabataan. Papayagan din po ang public transport na mag-operate at reduce capacity at ang LGU po to enforce curfew at night dun po sa mga hindi manggagawa. For GCQ areas, general community quarantine, iko-consider po ang reprioritizing ng SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ibig sabihin, yung SAP po na para sa areas na hindi na po under ECQ, siyempre po yung cash subsidy kinakailangan pag-aralan na ibuhos doon sa mga areas under ECQ pa rin. Yung mga GCQ areas, consider to allow na po yung high school, higher education institute, HEI school year to finish and give credentials to students. Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, fishery, forestry. Sa food manufacturing at lahat po ng supply chain including ink, packaging, raw materials. Sa food retail, supermarket, restaurant, restaurant for takeout and delivery only. Mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung opsyon naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya ng electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry. Consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat na eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre except po sa online learning, yung leisure, amusement, gaming and fitness, yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa, limited opening po ng malls, at limited opening ng construction. Yan po ang rekomendasyon ng inyong IATF. Maraming salamat po. Maraming salamat, Presidential Spokesman or the new spokesman of the government sa Executive Department. Alam mo, wala tayong magawa ito. Kita mo, Navy itong nag-ano. Hindi na, wala tayong kaya sa Navy. May mga barko eh. Bangka lang yung akin sa Davao. I have to do it because everybody's doing it. It's wearing a mask. Ni ako mismo, hindi ako, I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years,
baski saang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, dalawang army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati police, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo? O di patayin ninyo sila? Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have two more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin putang ina na wala kayong... You know, you're bullshit, you're the legal friends. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa laban. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use. O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami pinapatay. Kung wala talang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal friends, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon. Ang unang, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga demand. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, ano, you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Eh, ganito yan, sir. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the
armed forces to invent something more, to innovate so that the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan dun, they will just swoop down isang sampo, wala talagang laban. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovations. Wag ka mag-surrender, ha? Kayo mga NP, do not ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka na. Wag ka mag-surrender. Nagpunta tayo dyan kasi galit ako kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Ang tulong sa tao will continue. We will not reduce the volume at this time, but we are running low of funds. Secretary Dominguez might want to tell us what he is doing and planning to do so that we can have the level of the money supply so that we can maintain our assistance to everybody. Sani? Tagalugin mo lang. Maraming salamat, Mr. President. Ang katotohanan po, ang budget natin para sa 2020 ay 4.1 trillion pesos. So far, ang nagastos po natin is already out sa, for this COVID is na hindi natin plinano ay 352.7 billion pesos na. At masasabi ko po na so far, na-finance natin itong amount na finance natin, partly sa tax collection, pero bumababa na ho yung tax collection natin, ang balance, pininanso natin sa sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa ano sa mga multilateral agencies kagaya ng ADB at World Bank. So far ho sufficiente po yung cash natin pero naiipit na po tayo sa budget budget allowance natin. So yan po ang ano ang problema natin ngayon. May cash ho tayo pero wala ho tayong authority gumastos ng ganung kalaki. So we're making sure na lahat ng gastos natin ay number one, for the benefit of yung pinakamahirap sa bayan natin. At rinireserba ho natin yung balanse para sa mga build projects natin para nang pag natapos na itong COVID, may pera tayo pang invest sa build ho. At saka we will create jobs and we will create business opportunities with that. Thank you. Actually, what Sunny is telling us is that there's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DSWD, Highways, Department of Trade and Industry, and Health, naka-plancha na yan. So ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga proyekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko kay Tugadi, huwag na muna yan. Minus. Lahat para makapag-ipon at kinuha na yung budget na yung regular budget sana
kung walang COVID, going smoothly to be implemented this year. But because of the COVID, yung first and second quarter, third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko, hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion-trillion, trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight, that is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuildi ka pa dyan, hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nalo kayo, ano yung nangyari sa Pilipinas? Puro purma, puro hambog, puro hamon. At batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kay handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver, ulol. Yan. So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na, sabihin, kalimutan mo na muna yun. That was prepared. Preparado na yun. Eh, dumating COVID. Wala. Ito. What we are making sure, Sunny has said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Yung cultural center, maraming sinong mayaman dito na pargawain niyang mansyon. Iyo na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Lahat ng lupa, ipagbili ko para itulong ko sa tao. Kasi, gasiho, why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho, and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, ilif ko kagad. Ilif ko, wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay, basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing, hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag saligaya ko, another 50 million. So that's pagka nandiyan na, kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaro. Eh, huwag kayong mahiya, tanggapin yan, total. Sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko ito kay Dominguez, gusto niya. Hindi na ito, maibalik. Ah, sige, Mayor. Yung kaya mga bata, I can put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, you know, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said I'm
if I'd like to ask the do they need to funding to continue working, sir? Itong mga scientists natin working at the vaccine thing, do they need a funding? PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, meron naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na pananaliksik o research for vaccine production. But I'm not sure if this particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang research work. Yeah, well, anyway, whatever it is, as long as they are working on to find out, to discover COVID, it does not really matter to me. What matters to me is the dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do, I'm announcing it, is magsabi rin sa sayo. And I'd be glad to kung hindi masyado malaki, I said, ipitay sa pera. I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo mag... Na ngayon, nagsalita ako ng komunista at itong mga putang ina mga komunista dito. Kasi ang sa COVID na mangyari, maraming gutom, maraming hindi nakakain, maraming hindi nakakatanim. So walang pera, that is why papasok ang gobyerno, tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID-connected. Because nagkasakit, o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble on. Itong mahilig, itong mga gagong sabi, try to, ano, to rumble on to some other matters and mumble. Alam mo ganito, itong mga putang inang, di ba matay itong mga putang inang to. Rinig niyo yan. Tapos mumbling. Basta, I am just putting notice to everybody that itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend sa isang putok lang? Marinig mo man yan. Isang putok yan, 35 pesos. Tangina ninyo. Yung 35, ilang ilang sundalong birth yan. Abo saya, pati kayong mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo pera ng tao pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar ninyo, those are the armaments and equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan pinaputok ninyo, pati pinaputok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo, isang chapter sa putang ina para sa inyo. We see how you punish the Filipino people for your ideology. Kayo mga NPA na ano, kikinig, sumurinder kayo.
kagayaan ng ginawa ko sa Mindanao. May bibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kawa naman yung tao. Pagkain nila yung kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot ng sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga ano lang, eh walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi marami na akong patay, to reconfigure how to go about escorting the health workers. Pakinggan natin si Department of Trade, yung dahan-dahan na pagpasok ng ibang sektor. Mag-Tagalog na lang po kayo. Okay po. Dito po tungkol sa ECQ. Sa quarantine. You ease up the quarantine to allow certain sectors. Uh-huh. Ikaw ho ang nakaalam niyan. You know better than us. Mr. President, ang maganda hong nangyari ngayon, even under the enhanced community quarantine, para po hindi tayo magkaroon ng kakulangan sa pagkain, pinagpatuloy ang pag-supply ng food production, pinagpatuloy ang paggawa ng mga pagkain. Tulad doon ng mga canned sardines, gatas, instant noodle, yung mga basic manufactured products, para parating marami hong supply sa grocery and supermarket. Dahil po, kahit community quarantine, ito po yung mga inalaw na mag-operate. So, inalaw po ang food production, inalaw po ang mga essential products tulad ng sabon for hygiene. Sabon, shampoo, pati ho, yung essential din po yung mga alcohol para ho sa mga panahon ngayon. Yung iba hong hindi essential products, hindi ho muna natin pina-operate. In keeping, dahil po gusto po natin ang mga taong bayan as much as possible nasa bahay. Kaya ho piling-pili lang yung pinayagan natin, yun dun lamang sa makakatulong sa food availability. Hindi tayo magkaka-shortage, kaya pinapaalala natin sa taong bayan na huwag magpapanik dahil kahit ho naka-enhanced community quarantine, ay napakadami ho nating pagkain yung supply. In fact, ang dahil sa pag-meeting ng ating IATF, eventually, inaalaw po natin kahit lagpas 50% yung skeletal workforce. Hindi na skeletal workforce na 30% lamang ang allowed. Kailangan more than 50%. Ibig sabihin, maraming tao. Para ho, ang ating production rate umabot sa 80 to 100%. So, para hindi magkaroon ng shortage. Pangalawa ho, yung ating mga finished good inventory, yung mga gawana na produkto, ay more than 2 weeks, 2 linggo equivalent. Hindi tayo magkukulang. At yung raw material na ipoproduce pa lang para gawing finished goods, mga 45 days, lagpas sa 1 buwan. So, ibig sabihin ho, marami ho tayong pagkain. So, yan po yung mga iba sa mga inaalaw ngayon na dito sa environment ng ECQ, food products, essential products. Allowed din po siyempre yung iba hong operation tulad doon ng mga bangko para ho may mga gusto mag-withdraw sa ATM, may mapa-allow po yon. Siyempre po, agriculture products, doon magsisimula yung pagkain, allowed din po yung mga ganitong activity. Ang nakabitin na lang po ay yung sa construction, yun po yung pag-uusapan pa moving forward, pati ho yung sa mga SMEs, yung mga malls. Kasi ho, pag yun ho, maramihan kasi. Kaya worried din ngayon po yung grupo natin kung i-open ho ba natin ito dahil contrary to dun sa gusto natin mangyari na panatiliin sa bahay ang mga taong bayan. Pero ho, ito ho ay pag-uusapan pa. Yung mga iba hong mga essential activities, so inaalaw naman po during the enhanced community quarantine. Ang isa pa hong sinisigurado natin ay ang pricing,
wala hong profiteering or wala rin yung nagsasamantala sa hoarding. At dyan po, nagsama-sama po ang DTI, ang PNP, CIDG, NBI, DA at saka DOH. Dyan po marami, over 500 na po ang ating mga nahuhuli na mga profiteers at mga hoarders. Kaya babala ho talaga yan. Ay, isa pa hong magandang nangyayari ngayong ECQ ay yung mga manufacturers natin na re-repurpose. Yung mga dating hindi gumagawa ng mga face mask or hindi gumagawa dati ng mga personal protective equipment, ngayon ho ay gumagawa na sila. Tulad ho nung mga mask na suot natin ngayon, ay yung iba ho dyan ay ginagawa na ng mga manufacturers natin ngayon. Kahapon lang ho, nganap ko bigyan mo sana. Kahapon lang ho ay inalaw po natin nag-turnover tayo ng 10,000 pieces ng PPEs out of the 300,000 na PPEs at yun po yung donation po ng San Miguel Corporation para ho sa PGH, tinurnover po natin sa DOH. So 10,000 po yon out of the 300,000 na ipoproduce pa para sa ating mga health workers. So meron nun tayong mga manufacturer na sinif, nilipat yung kanilang production para makaproduce ng mga masks, PPEs, pati ventilators gagawin na. Mga 10 kumpanya na ang may involved dito sa repurposing yung manufacturing. Ibig sabihin, magpuproduce na sila ng mga critical products na kailangan ngayon. And moving forward lang po, last two items. Marami ho tayong piniprepare na tulong sa MSMEs, micro SMEs, lalo na pag na-lift na itong ECQ. Nandyan ho yung pauutangin sila, low interest rate, dun po sa inyong programa na P3, pondo sa pagbabago at pag-asenso. 1 billion po yun, nakalaan doon. At sa tulong po, pakikipag-ugnayan sa DOF, sa Land Bank and DBP, another maybe around 30 billion na pwedeng ipailaan din para sa mga micro SMEs. Kasi yung micro SMEs, pahihiramin po para meron silang working capital pagka i-restart natin yung economy. Kasi aside from the MSME, yung isang tulong ay yung wage subsidy sa worker na nirelease po ng SSS, BIR at DOF. So para talagang matulungan sila sa pag-restart ng economy. And lastly, dahil po sa Bayanihan Act ay nagkaroon po ng grace period, hindi muna babayaran yung loan at grace period ho pagdating sa renta. Yun po yung inyong kinover para ho wala dapat paalisin na umuupa sa residential pati yung renta sa ng mga micro SME sa mga commercial places. So marami ho tayong prepare na programa para ho sa micro SMEs. Thank you, Mr. President. Salamat, Secretary Lopez. We'll wind up with the three speakers from Secretary Dar. Still about food supply, then we go to the health aspect. Thank you, Mr. President, fellow cabinet members. Ang pinag-uusapan kasi natin dito yung pundo, no? And our budget for this year is finite. We're only pegged at 4.1 trillion, out of which ang antimano kaagad na automatically appropriated doon ay 1.249 trillion, tapos yung 2.8 trillion, yun yung new appropriation. Para saan yung new appropriation? Yun yung binibigay natin personal services, MOOE, financial expenses, at capital outlay. Now, hindi naman natin ini-expect itong COVID. Bigla na nga lang dumating. Dito po sa capital outlay, nahati po ito sa dalawa. Yung for comprehensive release at saka yung for later release. Yung pong for comprehensive release, hindi po natin pwedeng galawin antimano yun kasi automatically release na yan sa mga province, sa mga government agencies and departments. At saka yung mga IRA, at saka yung debt servicing natin.
So antimano, ang pwede lang natin galawin, which we have done, is 397 billion more or less. Ito yung capital outlay ng mga departments at saka nung Congress initiated, no? E sa ngayon, ang nagagamit na natin, 352 billion na. So konting-konti na lang natitira. And we're not even sure na ito yung nasa always at the back of my mind also, dahil ako parating nasisisi pagka natagalan yung release at saka may nagagamit na hindi daw dapat gamitin. But where else can we go? Ito talaga yung sitwasyon na eh. And that therefore, ang sinasabi lang natin, i-consider natin yung possibility of second wave. Pag nag-second wave, paano yun? Nag-usap kami ng ADC with the NEDA and the DOF, and we have to come up with a forward planning on what will be the direction. And that would require a lot of funding. The new normal should allow us to provide more jobs to the people para maging productive sila. Yan ang hindi naiintindihan ng tao, karamihan, is that ako ho, dependent ako sa Congress. Powerful nga ang presidente, lahat, ang Congress, sila lang yung pati yung empleyado nila. Diyan sa Congress lang. Yan na sila. Pero itong Congress, especially yung lower house, ika nga sa English, the whole the purse, ibig sabihin, hindi ako makagastos ng pera hanggang hindi sabihin ng House, then approval by the Senate, pero manggaling talaga sa House, na sige, bigyan ka namin ng 300 billion na hangin para magamit mo. Yung 300 million, kukolektahin pa po yan. Wala kong ready money. Sabi mo nandyan, yung sinabi kong 300 na tinago ko, savings yun sa gobyerno na sinabi ko kay noon, started, kailan ba ako nag-umpisa? 2015. 16, nag-ano na kami ng pera. Dahan-dahan lang, kukunti-kunti. Saving, parang alkansiya, mag-alkansiya ka saan. Kaya mayroon na kaagad akong ready. But yun naman was not really for the purpose of spending for the COVID. Because wala pa naman ang COVID noon. It was a non-existing alien. And hindi natin alam. That was intended, nasabi ko saan, before I go out, makita lang man ng mga tao na may ang pera na hindi na ginastos ng kuntodo-todo, nag-save tayo. That was my only purpose, actually. Ngayon, nandoon ang COVID. Now, dito yung sinasabi ni Wendell, tama yan. Mag-appropriate ang lower house, House of Representatives, yung mga congressman, hindi yung senador. Manggaling sa kanila, mga congressman, mag-appropriate sila ng pera, bigyan ako ng authority na gastuhin yon. Kung ma-approve na rin sa Senado. Ang problema, kung may pera ba? Kasi ang koleksyon nandito sa akin. Nandito kay Sunny, tapos tanungin siya, may pera ba dyan? Sabi, meron no dito na 400 million. O, sige, gamitin natin yan. So, doon sa Congress, somebody will sponsor a bill, appropriation. It has to be sa budget. Ang sabi ni Wendell na mag-ano tayo, supplemental budget. Kung may pera, pero kung wala, walang i-appropriate because there is nothing to appropriate. Wala tayong ma-appropriate kung walang pera. That is why sabi, it's dwindling, paliit ng paliit. Because ang inasahan natin na first quarter, second quarter, na collection, wala na. Napurnada na because sarado ang mundo. Ang komunidad hindi gumagalaw. Wala na nagtrabaho.
lahat tayo, pati ako, ako sa puro papel, isang katerbang papel, yun lang man to, dinala sa bahay ko, babasahin ko lahat yan, hindi ako nagpipirma ng hindi ko nababasa. Tapos, para hindi tayo masabit. Tapos, yan ang trabaho ko. Wala nagtatrabaho. So, yan ang problema ngayon. It's really a question of money. Money has always been the, since time immemorial. Now, remember that wala kaming hangari na pigilin yung pera. It's not ours, it's not anybody's money, but it belongs to the Filipino people and should be spent for the welfare of the Filipino people. Hanggang dyan lang. Now we go to Secretary Dar to see how the agricultural sector is coping up. Thank you, Mr. President. Maraming pong salamat. Sa agrikultura po naman, under the enhanced community quarantine for Luzon and vis-a-vis agriculture and food, ang una po natin tinignan po yung food availability, food accessibility and affordability, plus yung price stabilization and the movement and logistics relating to the food supplies. At the initial stage, Mr. President, ng ECQ, may opening naman ang agrikultura, skeletal level, but even with that, of course, we were practicing again all the health or quarantine measures, may physical distancing at saka din paggamit ng face mask. Then after 1 month, doon sa IATF po, nadagdagan na po yung level na mga aktibidades doon sa Kanayunan. So nasa optimum level tayo ngayon sa farming, sa fishing, at related sa lahat po ng even yung mga manufacturing ng agricultural inputs, fertilizers, pesticides, and the like. So, marami po tayong, so matutal, mayroon akong individually maibigay na datos, but overall, mayroon tayong sapat po na pagkain. Yung initial days lang, yung mayroon mga sobrang mahigpit sa Kanayunan, mas lalo sa barangay, na nag-checkpoint. So doon tayo nagka-prone na little problem. But over this time now, hanggang ngayon na ay okay na po yung food supplies, yung movement. Kasi simulat sa pool naman, ang ITF ay nagsabi na there is unhampered movement ng mga cargoes, both food and non-food. So sa bigas po, ang rice outlook natin dito sa taon na ito, mayroon tayong demand na 14.6 million metric tons. Ang supply ay 17.9 million metric tons. So, may deficit na 3.3 million metric tons. Pero gumawa na tayo ng mga hakbang para ang ending sufficiency level natin sa taon na ito ay from a level of 87% lang po kasi ngayon yung naproproduce natin dito sa bansa. Pero with now the additional 8.5 billion pesos for the Rice Resiliency Project, it will bring us to 94% po yung domestic rice production natin. May isang ano lang ako, bago ko makalimutan, isingit ko na lang. And I have asked Bong to talk about this because he was the one he was the proponent of submitting it to me. Bong. Magandang gabi po. Habang patuloy nating nilalabanan ang COVID-19, paghandaan na natin ngayon pa lang ang new normal
Nananawagan ako sa pamahalaan na mag-umpisang maglatag ng programang Balik Probinsya at iba pang hakbang na magbibigay insentibo sa ating mga kababayan na lumipat mula sa Kamaynilaan at ibang malalaking lungsod papunta ng mga probinsya. Nakikita naman natin ang naging masamang epekto at hirap dulot ng sobrang pagsikip ng mga tao at pamamahay. Katulad sa Metro Manila, mas mabilis kumalat ang sakit at mas nahihirapan ang ating national government at ang mga local government units na alagaan ang lahat ng apektado ng krisis na kinakaharap natin. Marami pong stranded, hindi sila nakaka-uwi dahil inabot na po sila ng enhanced community quarantine. At maraming hindi nakakatanggap ng social amelioration dahil maaring magdudoble, magduplicate po kasi yung pamilya nila ay naiwan po doon sa probinsya. Marami na tayong natutunan sa krisis na ito tulad ng hirap sa dulot ng pagkumpul-kumpul ng tao sa mga syudad. Simulan na nating paghandaan at tuluyan na nating aksyonan ang isyung ito at huwag nang antayin pa na mas lumala pa ang problema. Kailangan magkaroon ng gobyerno ng long-term solutions upang matugunan ito. Dahil sa kakulangan ng pangmatagalang urban planning at rural development sa mga nakaraang dekada, nagsipuntahan ang maraming mga probinsyano sa mga malalaking lungsod dahil andon ang oportunidad sa hanap buhay. As soon as the enhanced community quarantine is lifted and travel is gradually normalized, the government must encourage Filipino families to move out of Manila and other metropolitan areas. Government must provide them the means and incentives to go back to the provinces for good. LGUs must also ensure that necessary quarantine measures and mass testing for COVID-19 are in place to prevent those possibly infected from spreading the disease. Ilipat natin ang mga tao sa tamang panahon at kapag sinabi na ng ating health experts na ligtas na gawin ito, pero ngayon pa lang, kailangan ihanda na natin ang ating mga probinsya. Dapat masiguro na may kapasidad ang mga probinsya na maalagaan sila at mabigyan ng matitirhan, makakain at ikabubuhay. Mapapagaan rin natin ang pinapasa ng mga syudad kapag nabawasan ang tao sa lugar nila. Katulad ng mga illegal settlers ngayon, kumpul, dikit-dikit talaga yung mga bahay. Kung hindi natin ito aksyonan agad, hindi matatapos ang problema natin sa kalungsuran. Sa programang Balik Probinsya, mapapabilis din natin ang pag-unlad ng mga kanayunan. Sa paghihikayat sa mga mamumuhunan na magbukas ng mga negosyo sa mga lalawigan, magkakaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kababayan natin. Hindi na nila kailangang lumuwas pa ng Kamaynilaan at lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay o kanilang mga pamilya. Kaya mahalagang magbigay din tayo ng mga insentibo sa mga negosyante o mga mamumuhunan ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay probinsyano rin, taga Davao, taga Mindanao. Doon po kami lumaki at tulad ng iba pang mga probinsyano, doon rin namin nais bumalik pagkatapos ng aming pagsiservisyo sa bayan. Dapat tayo po ang mag-provide ang gobyerno ng mga bases o barko o anumang transportasyon para makabalik na sila sa kanilang mga probinsya. Magtulungan tayo, magbayanihan po tayo para malampasan ang krisis na ito. Sa bawat problema nating hinaharap, oportunidad rin ito na magkaroon ng mas maayos at matatag na solusyon para sa ating bansa. Thank you. Maganda yan, Bong. Go home to the province. They have the means of going back there. And there is a promise. Kasi kung what they would give them is hope. Importante yan. Yung that if they go there, some of them might really leave the city of Manila or its environment with a heavy heart. But we have to provide the transportation at sabihin natin, if you go back, ganito. What is really very important is we give them hope. It's a very important yung hope ng tao. So,
si Secretary Lopez. Mr. President, actually gusto namin suportahan yung proposal ni Senator Bong. Kasi yung balik probinsya, tama ho yung sinasabi nyo, will bring hope. Kaya kami ho, pwede nating masuportahan yun by pushing yung investment papunta doon. How do we push it? So more incentives. Actually ho, sa ngayon, we can give more incentives papuntang probinsya kesa sa incentives na maglo-locate sa Metro Manila. Yun ho, ibig sabihin, more attraction to locate outside. Kasi pag nandun na yung incentives, may trabaho na doon. So even po dito sa tax reform na na-finalize ho ngayon sa Congress, it will give also additional years of incentives para talagang doon mag-locate outside Metro Manila. Parang balik probinsya objectives ni Senator Bong. Pangalawa ho, yung SME development. Everywhere ho yun, meron na with the funding ng, di pa naman siguro nawawala yung funding na yon kasi pang mahirap talaga yung funding na yon. Ito yung bibigyan na suporta doon sa mga negosyante sa barangay level na support. Yung gusto nyong bigyan na kahit 10,000 para may pangsimula na sila maliit na negosyo na mga SME ho na may pwede ka agad opportunity doon sa mga maliliit na nasa para may opportunity umuwi doon. So yun po. Yun. Let me just give a warning. Alam mo, sabi ko, wag sa panahon ko. Pag sa panahon ko, talagang yayarain kita. Itong lahat ng pinaghirapan namin dito, study, NEDA, tapos Department of Trade, doing a lot of talking and convincing, and winning the trust of foreign or local big business. I do not want to humiliate people. I know that, alam mo, pagka tanggalan mo ang tao ng pride niya, masakit yan. I've done it several times. But every time, hindi ako nagsisisi ako, pero overall, sabihin ko, total, para naman ito sa... I've done it several times when I was male. Talagang hubaran kita dyan sa harap. At baski regional director ka, patitindigin kita dyan sa harap ng Malacanang. Mamili ka. Totoo. Ikaw, examiner, okay. Tumindig ka dyan sa harap ng Malacanang. Total, itong Malacanang, palasyo mo ito. Ako dito, nag-uopisina lang. Yung, tignan mo yung palasyo mo isang araw. Init at ulan. Pag namatay ka, mas lalong mabuti. Basta yan ang ano ko sa... Kaya itong pinag-usapan ngayon na i-dispersal, yung ikalat mo. Takot yung iba sa mga probinsya na medyo may history ng... Ako ayaw kong maghiya ng gubernur, mayo, sino ba naman ako, mayo lang rin. But, you know, I have a more... a greater burden yung pinapasaan ko na trabaho para ito. Medyo sagrado sa tao ito. So, we take our oath of office. We are very proud. Presidente na ako, tapos ganun. Gawain ko talaga lahat. So, gusto ko lang ipakita sa mga tao beginning itong ito na paano sugpuin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero ito ang igarantiya ko sa iyo. Putang ina ka, hubaran kita dyan sa harap ng tao. Our country comes first to us. Mahal ko ang bayan ko, mahal natin lahat. Gaano man tayo kaliit. Well, anyway, that's... I'm just talking about life. Buhay ba ng tao? Ito,
I hope that God will be with us. May sarili akong Diyos na doon ako nakatutok to help me because I'm having a hard time carrying the load of the nation. Nung nakapag-ECQ po tayo, nagkaroon po tayo ng sapat na panahon kahit na papano na maihanda po at mapaunlad ang kakayahan ng ating pong sektor ng pangkalusugan, ang mga ospital, ang ating pong mga beds, ang ating pong mga ventilator machines, ang ating pong mga isolation rooms, ang ating pong mga quarantine facilities. Ay nakita naman po ninyo siguro, Mr. President, yung ating PICC, ang ating pong World Trade Center, ang ating pong Rizal Memorial Complex, ang ating pong New Clark City, Athletes Village, at mga iba pa pong mga bagong gawang mga quarantine facilities, ay talagang yan po ay napalawig na po natin, napaunlad na po natin ang kanilang kapasidad. Kaya talagang napakaganda po nung inyong pasya na isagawa po itong enhanced community quarantine. At sa aspeto po naman ng kaperahan o sa funding, ang inyo pong PhilHealth ay nakapag-advance po o nakapag-desisyon ng board na mag-advance ng 30 billion pesos para po sa mga ospital, sa pampubliko at sa pribadong sektor para lahat po ng mga COVID patients ay babayaran po through the COVID benefit package. At in fact, ang board po ay nagpahintulot din na itaas, gumawa ng COVID benefit package, yung mild 43,000, yung moderate 143,000 per COVID patient. And for severe to critical, kaya pong bayaran ng PhilHealth up to 780,000. So inihanda po natin pati ang funding para po sa ating mga COVID patients. So sa pangkalahatan po ay ito po ang ating mga ginagawa at para naman po doon sa binabalak batay po sa rekomendasyon sa inyo na i-extend yung enhanced community quarantine, okay po yun. Suportado po namin yan. Kung meron naman pong kinakailangan na luwagan yung mga lugar na sa kasalukuyan naka-enhance community quarantine, ay siguraduhin lang po natin na yung mga pamantayan ng kalusugan or minimum health standards ay dapat pong nakatalaga bago po magluwag. Dahil sa bandang huli po, ang kalusugan ng taong bayan po ang ating pinangangalagaan higit po sa lahat. Maraming salamat po, Ginoong Presidente. Salamat, Secretary Duque. Magtanong kasi ang tao, ang interesado ninyong gustong lumabas sa bunganga ko, kailan ba talaga ito matapos? Ang COVID ho, hindi matatapos yan. It will be here and it will stay until kingdom come. Pero pag may bakuna na, baka sakali nga mauna tayo, ma-embolden yung ating mga scientists to work overtime to come up with a vaccine. COVID equals vaccine. Period. Siguro nasabi naman ng lahat ng dapat sabihin and the things that you must know and need to know, nasabi na po namin. And one thing I can assure you that we were just waiting for the right time. Tiisin lang muna natin, ako nakikiusap na sa inyo para lang ito sa bayan because we are trying to limit the contamination. Kasi sinabi ko itong 6,981, pag ito ang nagkalat, ako magpaproblema po ako. Mas lalo, pero ito bumababa na ngayon, mas maraming recovery by 722 as against 462. So,
lahat ang sinasabi namin dito, totoo, walang sobra, walang kulang. At alam ninyo ang ginagawa namin. Kung nagustuhan ninyo, magpasalamat kami. Pag sabi ninyo kulang, then humhimi kami ng dispensa. We'll try our very best next time. Thank you. Maraming salamat po. Matapos pong makipagpulong ang ating presidente sa mga miyembro ng IATF, tinanggap po niya ang rekomendasyon ng IATF na ilagay po sa patuloy na ECQ ang NCR, Region 3, Region 4A at iba pang mga lugar hanggang Mayo 15 po. Ang mga lugar pong ito ay ang probinsya ng Benguet na po pwede pa pong magbago by April 30, ang NCR, ang Pangasinan na po pwede rin pong magbago by April 30, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, yung Tarlac at Zambales po po pwede pa rin magbago by April 30, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Oriental, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, ang Antique at Iloilo, pareho pong po pwede pang ma-recheck, ang Aklan at ang Capiz, pati na po ang Cebu at ang Cebu City na subject din to rechecking. Ang Davao del Norte, Davao City, at ang Davao de Oro po na subject pa rin to resetting. Lahat pong probinsya na hindi napasama sa listahan nito ay mapapasailalim po sa general community quarantine. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.